Yo, what's up mga kabackyard? Welcome back sa aking channel. So for today's video guys, nandito tayo ngayon sa aking MB farm dahil yun nga, itong aking isang truffle pond ay malinis na ngayon dahil ilalagay na natin dito yung mga craylings na nandun sa ating backyard. So dito na natin sila papalakihin at siguro mga around 80 pieces o 100 pieces yung ating ilalagay na craylings. Tapos dito naman sa gitna, ito na ang ating mga goldfish o yung Oranda short tail. Ayan. At napapansin ko yung iba meron ng mga kulay at yun nga. At medyo maliliit pa sila guys. Ewan ko kung bakit. Pero sana dito sa ginawa nating filter o doon sa ating bucket filter ay gumanda yung kanyang color o yung kanyang mga body. Tapos guys nga pala, ito yung tatlong styro tab na pinalit ko kay Sir Mark dun sa aking tatlong craylings. Ayan. Bali, gagamitin ko yan guys sa ating mga guppy fry. So yun, maraming salamat Sir Mark. Tapos dito sa ating isang tarpal pond, sa ating mga black balloon mollies. So lilinisin ko to guys dahil yun nga, napakaraming hydrilla. So hindi ko na masyadong makita yung aking mga isda dito. So sa mga gustong humingi nitong mga hydrilla, papamigay ko ng libre yan guys dahil sobrang bilis nitong dumami. Ayan. Sa mga mahihilig sa aquatic plants, message nyo lang ako sa aking Facebook page o comment lang kayo dito sa aking video. Huwag na sanang malalayo. Tapos check natin guys tong ating mga goldfish na Oranda short tail. Tingnan natin yung mga itsura guys dahil ngayon ko pa lang to iaangat. So unahin ko tong tong maitim, tong itim puti. Tingnan ko kung ito ay panda o tricolor. At ayun nga guys, ito ay isang tricolor dahil merong kulay orange sa kanyang katawan. Pero ito ay magbabago pa guys dahil bata pa ito. At sana ay lalong gumanda dahil kung gumanda to guys, gagawin natin yan future breeder. Hanap pa tayo guys. Ito, gusto ko tong isang kulay na to eh. Tong Apache. Ito guys, pakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung favorite na kulay ko eh. Itong ganito. Ayan. Pero mukhang magta-tricolor dahil yung kanyang belly ay maputi. At napakaganda ng katawan nito guys. Oh. So ito yung mga, ito nga pala yung binili namin ni Hendrix Backyard. Ayan. Bali, ata kami ng 60 pieces. Yung kung naaalala nyo, yung pinuntahan ko siya dun sa kanyang bahay. At medyo matagal-tagal na nga yun guys, no? At ang bagal ng improvement ng ating mga goldfish. Pero yun naman, kasi hindi ko masyado napapakain to ng chubby eh, kaya siguro ganito. Hindi katulad talaga ng dun sa aking backyard. So ito pa guys, yung isa. So tricolor. Ayan. Pero kung nandun to sa aking MB, sa aking backyard, ay matututukan ko to guys. Pero yun nga, at kulang ako sa space at kailangan ko ilagay dito sa aking MB farm. Tapos update naman tayo dito sa aking danyos. So kung naalala nyo sa last video natin, ito yung mga nilagay kong ARC dito sa rep tab. So mapapansin nyo guys, walang aerator yan o wala mang kung anong bumubula dyan. So ang kanyang oxygen lang dyan ay itong ating aquatic plants. So check natin guys kung mga buhay pa ba sila dito. Para kasi marami kasi nagtatanong o doon sa group na yung mga ARC ay kailangan na may aerator.
Tapos, kailangan mababa lang ang tubig. So, papatunayan natin guys na basta maganda yung tubig mo at nabubuhay yung mga isda, ay pwede dyan yung ating mga ARC o yung mga crayfish. So, papatunayan natin guys. Huhuli tayo. Kaya ngayon ko lang ito pinakita kasi syempre marami kasi nag-aalaga dyan na sabi nila na kailangan natin ng aerator o kailangan mababa lang yung tubig. So hindi ko naman pinipilit yung iba na ganito yung gawing setup. Pero kung kayo mag-aalaga lalo sa mga grow outs, yung mga bata pa, yung pa-juby, mas maganda tong ganito kasi syempre hindi magsisiksikan sa isang ano, sa isang lagayan. So ayan yung ating crayfish na nilagay at buhay na buhay guys. So hulihin natin, papakita ko sa inyo. Tingnan natin kung nanghihina sila. At yun nga oh, pumapalag pa guys. So, ito yung isang ano natin, ARC ayan. At mukha itong female. Ayan. So balik na natin siya. Tapos hulihin naman natin yung isa. Ito guys, so ang ganda ng kulay talaga nung ating mga breeder ng ARC. May ano sila, jeans na blue. Uy, tumalumpa. Kita nyo guys kung ganong ka-active yung ating ARC. At kumakapit pa. Ayaw pang bumitaw. Hindi natin pwedeng pwersahin dahil baka maputol. So ayan yung ating mga nilagay na ARC. Siguro 1 week na sila dito sa aking red tab. So yun, kaya huwag kayong mag-alala guys na walang aerator o walang bumubula dyan sa tubig nilang ng yung mga ARC. Basta yung tubig mo ay buhay o yung malinaw at nabubuhay yung mga isda. So marami nga pala tayong mga prey dito guys, katulad nitong ating mga red lace. Yan, red lace to. May mga prey tayo dyan. Tapos tong dulo ay yung ating panda na bigay ni Hendrix Backyard. Tapos dito naman sa kabila ay ang ating HP Blue. So yung tatlong binigay sa atin, ay yung tatlong na swap natin kay Sir Mark ay gagamitin natin sa ating pagpapalaki ng mga guppy prey. Ayan. So, se-setup ko siguro dito sa parting to, guys. Bukas, aalisin ko to. Titignan ko kung paano yung magandang setup dito. So, sa mga naghahanap dyan ng mga swordtail, yan, napakarami ko pa palang swordtail dito, guys. So, mura ko lang ibibigay yon sa mga gustong mag-alaga ng swordtail. Tapos, yung binigay sa atin ni Hendrix Backyard na red balloon platys ay napakarami na dito guys, kaya kailangan na rin natin ibuod to. Siguro ang kukunin ko na lang muna dito yung ating breeder at ililipat ko sa isang lagayan. So itong isa mapapansin nyo napakataba guys oh. Ayan oh. Sobrang laki ng tiyan at siguro napakaraming prey nun. So yun guys, at lipat naman tayo doon sa aking backyard dahil may iniintay ako dong isda. So tara, let's go. So yun na nga guys, at nandito na tayo sa aking backyard. So update ko muna kayo dito sa aking binrid na flower horn. At yun na nga guys, at marami na tayong wheatlers dito. Pero marami pa rin namuti doon sa ating mga eggs. Pero okay na yun dahil meron tayong mga nabuhay na wigglers o magiging fry sa susunod na araw. At ito'y palalakihin natin. Siguro binilang ko kanina, siguro around mga 50 pieces to, at okay na 'yon guys kasi yung isa kong breed dati ay napakarami yung ating MB3. So siguro baka nasa 300 pieces ata 'yon, at hirap na hirap akong palakihin. Dahil yun nga, at kapos tayo sa lagayan. So okay na muna siguro itong mga ganito, yung mga 50 pieces, 100 pieces. Tapos ito yung mga ilalagay ko doon sa aking
tarpalpan. So, doon sa isang nilinis natin na pinanggalingan ng ating mga Oranda short tail. So, ito, malalaki na yung ating mga railings dito at pwede na itong ilagay doon sa ating tarpalpan para magdire-diretso yung kanilang paglaki. Ayan, at napakarami nito guys dito sa akin 35 gallons. So, siyempre hindi pa nagtatapos dyan at nandun meron pa tayo doon sa ating 50 gallons. So, sa 50 gallons natin ay mga around 1.5 inch at malapit na yung ibang mag 2 inch. Ito, pakita ko sa inyo guys. So, ito yung ating mga railings dito sa kabila. Ayan, at malalaki na to. At magagamit ko tong 50 gallons na to dahil yun nga at meron tayong bagong female na flower horn dahil ibibreed ko ulit si Pomelo. Ayan. So, ito yung ating bagong female na ibabangga natin kay Pomelo. So, ito yung napakaganda, no? So, maraming salamat Sir Mark Anthony dito at pinagkatiwala mo sa akin tong female mo ng flower horn. So, ano nga pala to? Bali, nag-swap din kami ni Sir Mark Anthony. Pinaltong ko to ng mga danyos tapos binigyan ko siya ng 3 pirasong ARC at yun ay kanyang maalagaan. So sabi ko hindi ko pa ma-gender yan at pag naglakihan yan kung ano yung kulang mo ay papaltan ko. Kung kulang ka ng female, bibigyan kita ng female para makapag-breed ka rin. So ito yung ating bagong female na flower horn at napakaganda nito. At ito ay XO tapos full mass. At napansin ko ay napakataba ng tiyan at sabi nga ni Sir Mark Anthony ay malapit na daw ulit itong umitlog. So maraming salamat. At dito ko muna to ilalagay sa baba. Kaya kung mapapansin nyo, naubos yung danyos natin dyan. Yan, yung mga danyos sa baba ay ilalagay ko dito sa taas. Tapos itong ating flower horn ay ilalagay ko dito sa baba. Yan. So yun na nga guys at i-update ko lagi kayo dito sa aking binread na flower horn dahil marami nag-aabang yan. So yun, hanggang dito na lang muna ang aking video guys. Maraming salamat sa mga manonood. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, subscribe na po kayo. Maraming salamat po. Happy fish keeping, fish out. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.